So, noong August 30, nakita ko ng pasado. Diyan sa mga nangyari na yan, I highly recommend pa rin talaga. Make sure na wala kayong biyahe ng at least 3 weeks. Explain ko sa kanila kung bakit ako nagre-request ng multiple entry visa para ma-strengthen yung mismong visa application nyo. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, nabasa niyo naman sa title, isi-share ko na sa inyo kung paano ako nakasecured ng 5-year multiple entry visa papunta dito sa South Korea. And actually, lagi naman ganito ang ginagawa natin. And napakadami din sa akin nagtatanong dun pa lang sa DM nung simula nung sinabi ko na nandito ako ngayon sa South Korea kung paano daw ako nakakuha, okay? So ngayon, magsimula na muna tayo sa syempre sa intro, tapos yung mga timeline, tapos yung requirements, tapos yung remarks, and sa pinakadulo is yung extra tips, okay? Okay, so ngayon pa lang gusto kong sabihin sa inyo na ako po personally yung nag-apply ng tourist visa ko, okay? Hindi ako dumaan sa kahit anong tour agency. At ngayon nasabihin ko sa inyo ang tatlong way so far na alam ko na pwede nyong gawin if ever kung interesado din kayo mag-apply. Number one is yung ginawa ko, DIY, at kayo mismo ang magsasubmit ng mga documents nyo sa KVAC or Korean Visa Application Center. Number two, dadaan po kayo sa mga travel agency na kung saan aside from sa 900 pesos na talagang visa processing fee ng KVAC is may top up pa yon na kung saan sila na mismo magpepresyo kung magkano yung serbisyo nila na visa assistance, okay? At number 3 is for example OFW kayo, kunyari nakatira sa kayo sa Qatar, nakatira kayo sa USA, nakatira kayo kung saan pa man, kayo mismo ang mag-a-apply kung may KVAC sa inyo or sa mismong embahada ng Korea or South Korea sa inyo, okay? And again, ako po, ang aking pinili doon is ang DIY. Ako mismo nagpasa kasi ang nasa isip ko, at least alam ko nang nakapasok na mismo sa KVAC yung mismong papeles ko, tapos yung mismong passport ko, dahil as a frequent traveler, kailangan, gusto ko talaga yung mabilis na talaga yung pagproseso. Kasi kapag kunyari, dumaan pa kayo sa travel agency, ganyan, sa KVAC to, is parang kunyari, agency muna, tapos baka mag-stop pa doon ng siguro 2 days, ganyan. Eh ako, personally, gusto ko, tipong mismong embahada na agad yung mapapagpasahan ko. Kasi sa KVAC, sabi sa akin, after nila doon, after makuha yung passport ko doon, is kinabukasan, pinasa na mismo sa mismong embahada or consul, okay? So, ngayon, gusto ko muna sabihin sa inyo yung mismo mga timeline. And aside from that, yung fees, okay? So, yung visa processing fee, tulad na nasabi ko, is 900 pesos. And yes, 900 pesos yan. Kasama na dun lahat, wala na kayong babayaran dun. Though, sa mismong KVAC, may babayaran kayong if ever kung magpapaserox kayo o magpapaprint kayo ng data privacy form. So, nakalimutan ko na kung magkano binayad ko, pero hindi tataas sa 30 pesos. Ganon, 10 to 30 pesos lang naman yung bayad. Then, aside from that, yung sa timeline naman. Sa timeline is ako po ay nagpasa ng mga requirements ko, nagpasa ako ng mga kinakailangan para makapag-apply ng tourist visa noong August 19, 2024. Ede, yan, kapag ka nakapagpasa kasi kayo, is bibigyan kayo ng mismong number, ganyan, tapos i-check nyo yun sa mismong portal. Pero ako, personally, hindi ko siya na-check pa noong August 20, hindi ko na-check, August 21, hindi ko na-check, August 22, nun ko lang na-check sa mismong portal. Kumbaga, nun lang nag-load, okay? So, August 19, again, pinasa ko, tapos August 30 siya lumabas o lumabas yung resulta. Pero hindi ko pa pwedeng kunin yung passport ko that time. So, noong August 30, nakita ko ng pasado. Then, ibig sabihin nun, from August 19 to August 30, ang processing time sa akin is 11 days. Pwede pong sa inyo mas mabilis at pwedeng mas mabagal palalo sa inyo, okay? So, if ever para malaman nyo yung mga ibang facts, tapos yung mga ibang mga timeline, ibang mga processing time, pwede kayong sumali sa Facebook group na ang pangalan ay Korean Visa FB Group. Okay? So, ilalagay ko dito yung screenshot. So, dyan, sumali ako dyan. Kasi meron dyan mga nagpo-post. Like, for example, ako, August 19, ako nagpasa. Meron dyan mga nagpo-post na sino na sa mga August 19 yung nakakuha ng update, ganyan. Aside from that, is meron din dyan mga tips, extra tips. Aside from sa mga tips na ibibigay ko sa inyo, may mapupulot din kayo na tips dyan. So, yun. So, nakita ko doon na merong mga nakakuha na same day sa akin at meron pang mga hindi nakakakuha ng resulta sa mismong portal. So, depende talaga, okay? So,
August 19 kung pinasa, August 30 lumabas yung resulta, pero hindi ko pa pwede kunin. Tapos September 13 ko pinick up. So personal choice ko yung September 13 kasi umuwi pa ako ng probinsya, ganyan. Eh kasi pipick upin pa yon dun sa mismong KVAC. So ganun ang nangyari. If ever, kapag ako nyari lumabas na yung resulta sa inyo, tapos nag-text na sa inyo yung mismong KVAC, dapat lalabas is screened and stored. So kapag ka nag-text na sa inyo ng ganun, ibig sabihin pwede nyo na pick upin mismo sa mismong KVAC na located sa Brittany Hotel sa Taguig, okay? So ito po, ilalagay ko dito sa screen yung address ng mismong KVAC para if ever kung magdi-DIY kayo, is pwede nyong puntahan, okay? And aside from that, hindi kayo pwedeng basta-basta magpunta doon dahil meron silang working hours, meron silang opening hours, and iba po ang working hours sa mismong magpapaprocess kayo ng visa sa pipick up ng passport nyo, okay? So ito po yung mga time. Ayan, ilalagay ko dito yung opening time, tapos dilalagay ko din dito yung pick up time lang din ng passport nyo kapag lumabas na yung resulta, okay? So kapag pinick up nyo yung passport nyo, maaaring may mga chances na kunyari multiple entry kayo, pwede ding single entry, at pwede ding na-refuse yung inyong passport. So kahit alin sa mga yon, kung DIY kayo, kailangan nyo talagang kunin din yung inyong passport, okay? So yon, for me, diyan sa mga nangyari na yan, I highly recommend pa rin talaga na mag-DIY. Lalo na po kung frequent traveler. Extra advice to, kasi ako personally, medyo puno yung kalendaryo natin kapag ka nagta-travel, diba? So ako, ang i-advise ko sa inyo para safe na safe na safe, make sure na kapag ka magpapasa kayo ng passport nyo, is wala kayong biyahe ng at least 3 weeks after nyo magpasa. Kasi baka mamaya is ma-hold yung passport nyo, hindi nyo magagamit sa next nyong biyahe. Ako personally, ang nangyari sa akin, dapat i-unlock na natin yung 14th country natin by that time, pero since yung passport natin wala pa, hindi natin na ituloy. Buti na lang ay piece of air lang yung flight natin na hindi pa tayo nagbubook ng mga hotel. So sinigurado ko na sabi ko, okay, hindi na muna natin pupuntahan to. Pero gets nyo yung scenario. Kayo po, pagka mag-a-apply kayo, make sure na wala pang travel. Though sa akin, personally, hindi kasi pwede yon dahil ano tayo eh, nagta-travel tayo lagi para din mag-work, para din mag-vlog, para din maglibot, ganyan. Alam nyo naman yung ating sistema, di ba? So yun po, again, wag kayong mag-surrender ng passport nyo at mag-a-apply ng visa kung meron kayong biyahe na, kunyari, next week may biyahe kayo, next week may biyahe kayo. Siguro duhin yung 3 weeks, at least 3 weeks wala kayong biyahe, okay? Para sure. Okay, ngayon naman, para naman sa mga requirements, sasabihin ko po sa inyo, personally, tayo po ngayon ay ang in-applyan natin at ang kinuha nating proseso is yung simplified process, okay? Ibig sabihin, kasi merong simplified process na tinatawag na kung saan, kung meron kayong credit card ng specific partner ni Korea, is mababawasan yung mga requirements nyo. Aside from that, TRC, yan, simplified din yun. Aside from that, hindi ko pa alam kung ano yung mga iba, pero ako kasi nakafocus lang ako sa simplified process dahil sa credit card. So ngayon, Ivan, ano ang credit card mo na ginamit? Ngayon po, sasabihin ko sa inyo na ang credit card ko ay BPI Visa Signature. Ilalagay ko dito yung mismong itsura ng credit card na ginamit ko na kung saan mas napasimple yung ating pag-a-apply. Okay? So ito pong about sa credit card na to, meron pong date lang ito, and luckily, buti pumasok tayo ngayon sa ganong klaseng proseso, at may date lang. Until dito, ilalagay ko sa screen yung mismong date na pwede lang kayo mag-apply, pero maaari na ma-extend yan or what. So if ever, i-research na lang kasi baka mamaya may makapanood ng video na to na after 1 year pa or after 2 years pa. Okay? So ngayon, ang aking pong requirements na ipinasa ay 11. Ivan, kala ko ba simplified, pero bakit 11? Okay, sasagutin ko kayo. Meron din kasi kong mga pinasa na kung saan hindi naman na required, pero pinasa ko pa din para ma-strengthen yung visa application natin. Okay? So ngayon, iisa-isahin na natin. Ilalagay ko dito mamaya kapag okay na, okay? So number 1, accomplished Korean visa application form. Okay? So ito po, typewritten ang pinasa ko, hindi ito handwritten. Kasi mas okay talaga pag typewritten, and madadownload nyo naman yung mismong form online. Okay? So again, ilalagay ko yung link sa ibaba para maging updated kayo. Okay? Number 2, original passport. Tulad ng sinabi ko sa inyo, make sure na wala kayong biyahe ng at least 3 weeks dahil isusurrender nyo po ang passport
nyo sa kanila, so hindi nyo magagamit. And kung magtatanong kayo, ay ba, meron bang rush processing ganyang level? Meron silang rush processing, pero dapat business purposes ang pupuntahan nyo doon sa mismo South Korea, which is ito na pala, dito na nga pala ako sa South Korea. So if ever kung leisure lang, vacation lang, holiday lang, hindi kayo pagbibigyan. Pero kunyari, meron kayong pupuntahan doon na for business purposes, is pwede. Okay? So, after nun, so una, accomplish Korean visa application form, next, original passport, pangatlo is 3 months SOA o statement of account ng credit card natin. Okay? So, pinrint ko doon yung latest na binabayaran ko sa credit card. So, yun, isa yun sa parang feeling ko, nagpa-strengthen din kasi medyo magastos tayo. So, I think, parang okay din yun. Okay din yun sa, ano, dapat, kung magpapasa kayo, parang I think, siguro pwede kapag ka medyo okay-okay yung lalabas dun sa mismong SOA nyo. Okay? Next is one piece passport-sized photo na clear white ang background. Okay? Kapag magpapicture naman kayo, sabihin nyo na lang yan sa photographer na for Korean visa. So, alam naman na nila yun. Okay? Next is copy ng photocopy ito ng passport bio page o yung mismo may mukha kayo at colored. Okay? Colored yung pinasa ko nito. The next is copy of valid OECD visa, which means tayo meron nito kasi isearch nyo na lang online yung mga OECD countries. Pero personally, ang meron tayo is yung Japan visa. O di ba? Meron tayong valid Japan visa kaya okay lang din. Then next is photocopy of credit card. Yung harapan lang, wala naman tong yung mga number-number tapos yung mga pwedeng ma-hack yung credit card. Yung wala naman ganun kasi mismo harapan lang naman ang pinotocopy. And again, colored. Yun po ang kailangan. Next, itong sasabihin ko sa inyo ngayon ay hindi neto required pero ako pinasa ko pa rin siya personally dahil mas gusto ko to. At para mas tingin ko ay mas strengthen nga yung multiple entry visa request natin, which is nagkatotoo naman, kaya I think kayo pwede nyo din gawin to. Next na ipinasa ko is bank certificate. Okay? So hindi na required yung bank certificate pero ako isinama ko pa rin yung bank certificate na may kasamang ADB kasi mas mapapastrengthen nun yung mismong visa application process natin. Okay? Tapos, next is cover letter. So bakit pa ako gumawa ng cover letter? Dahil para ma-explain ko sa kanila kung bakit ako nagre-request ng multiple entry visa. So hindi ko na sasabihin yung pinaka buong parang cover letter ko pero ilalagay ko yung mismong thought dito sa video description para malaman nyo. So, ang nilalaman ng cover letter natin is sinabi ko doon na gusto ko magpunta sa South Korea sa iba't ibang lugar like Seoul, Gwangju, Jeju, Daegu, Busan, yan yung mga sinabi ko at gusto kong puntahan yon ng iba't ibang season, which is totoo naman talaga, yun naman talaga plano ko. Diba naaalala nyo, ganyan din yung plano ko sa Japan. Kung ano yung ni-reason out ko sa Japan visa natin, yun din ang ni-reason out ko dito sa mismong South Korea. At yun, nagbunga. Diba, nagbunga. So, yung mismong context o mismong nilalaman or mismong parang pinaka-highlight ng cover letter, ilalagay ko sa video description para pwede nyong i-copy. Pero please, paki-revise. Baka maging magkakamukha na tayong lahat, diba? Tapos, 11 is data privacy form, which is ito, binigay ito nung mismong nasa parang front desk ng mismong KVAC. So, sila na bahala dito and super dali lang naman yan, okay? So, next, remarks. Makinig kayo dito ha, kaya kung meron kayong tanong na hindi ko masasagot o nasasagot pa, is pwede nyo i-comment, okay? So number one, this is only applicable sa principal card holder, excluding ang supplementary card holders, okay? So diba, sinabi ko sa inyo, ako po ay nag-apply, ginamit ko yung credit card ko sa pag-a-apply, which means ako lang, kasi ako lang yung principal card holder, so ako lang yung pwede. Pero kunyari kung may supplementary card holder, yung nasa parang sa mismong account ko, hindi pwedeng mag-apply yon. So, yun po ang condition nito. Tapos, this simplified visa process is also applicable sa immediate family members. So, kung immediate family members kayo, pwedeng-pwede kayong mag-apply din. And other documents such as proof of relationship are required. And I think, ano to, birth certificate, para mapatunayan na talagang, kunyari, nanay mo siya, ganyan. Anak mo siya, ganyan. Tapos, kunyari, kapag mag-asawa kayo, marriage certificate, for sure. Yan ang kinakailangan, okay? And uulitin ko, basta immediate family nyo, kahit supplementary card holder, basta immediate family nyo ha, tapos magbibigay kayo ng proof of relationship,
yun, pwede yun. Pero kapag ka supplementary card holder na naka-under sa account nyo pero hindi nyo naman immediate family, bawal yun, okay? So next, submission of bank certificates, bank statements, and ITR are exempted for credit card holders, okay? So personally, sa atin po, nakaready po yung tatlo na yan. Bank certificate, check. Bank statement, check. Tapos ITR, check. Meron tayo talagang ipapasa niyan pero bigla kang lumabas tong mismong simplified process. Kaya ngayon, hindi ko na pinasa yung ITR ko, hindi ko na din pinasa yung bank statement ko, bank certificate na lang. So sinabi kong ganyan, okay, yung ITR ko, kasi hindi naman ganun kadali kumuha ng ITR. So sa susunod na lang na visa application ko, sa ibang bansa ko na lang siya i-apply, okay? So yun po, ganun po. Lalagay ko naman dito sa screen para maano niyo mabuti, ma-take down niyo mabuti, okay? Then last is exempted documents may still be submitted if preferred, okay? Tulad ng sinabi ko, yung bank certs, yung bank statement, tapos yung ITR, hindi na siya required, pero pwedeng isubmit nyo pa rin para ma-strengthen yung mismong visa application nyo. So I think isa yun sa naging rason din kung bakit na-strengthen yung atin, kasi sinubmit ko yung bank cert, nag-submit pa ako ng cover letter, tapos yun, okay? And, yan, yun lang naman ang parang pinaka-extra tip ko. So, ang babayaran nyo lang naman dito kung DIY kayo is 900 pesos. Tapos, extra tip pa, sumali po kayo sa Facebook group na Korean Visa, okay? So, karamihan sa mga nandun, mga Pilipino, kaya matutulungan kayong mabuti, mabibigyan kayo ng update. Kapag kami hindi kayo alam at may kulang pa sa mga nalalaman nyo, is pwede kayo doon magtanong. Kasi ako personally, sumali ko doon and nagbabasa-basa ako doon ng mga tips na isa yun sa mga naging nakatulong sa akin para makapag-apply at makapasa ng ganitong klaseng pag-a-apply na kung saan nagbigay sa atin na multiple entry visa. So, yun, hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo formally, pero yon luckily, dahil po dyan sa mga ginawa natin, ay tayo ay na-issuehan ng 5 years validity ng Korean visa o Korean tourist visa, okay? Nahihiya ako kasi andito ako ngayon sa Everland. Ngayon ako nag-video. So, yun po, okay? Again, gawin niyo lahat ng tips na binigay ko. Pinakamahalaga dyan talaga, kung hindi na required yung requirements na yon, ipasa nyo pa din, pampadagdag lang ng lakas lang inyong pass ng inyong application, okay? I think ang magpapalakas lalo dyan, cover letter. Basta explain nyo mabuti yung dahilan. Kung manunod kayo ng concert, explain nyo. Kung gusto nyo supportahan yung tourism nila, explain nyo. Kung gusto nyo magpunta doon ng may snow lang at autumn, explain nyo. Basta explain nyo lahat ng mabuti. Kasi mararamdaman naman nila na talagang intention nyo ay magpunta sa South Korea dahil para gustong-gusto nyo lang talaga, ganung level, okay? At kayo, kung meron pa kayong tanong, feel free na tanungin lang ako dito sa comment section. And also, since ngayon nanonood kayo at I think magbubook kayo ng flight nyo papuntang South Korea, kung meron kayong ibubook na hotels and activities and transfers sa Klook, feel free to use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. 5 times nyo pwedeng magamit yung code na yan at yan po ay makakatulong din sa inyo sa inyong mga future trips. Okay? Maraming salamat. Again, open ang aking DM at ang inbox ko sa Facebook page ko if ever kung meron kayong tanong na gusto nyo privately itanong. Okay? So nahihiya ako dito, nakatingin yung mga tao sa likod sa akin habang nagbablog ako. Pero kinakailangan natin gawin to kasi gusto ko din kayong matulungan. Okay? Again, maraming salamat po. Follow nyo ako sa aking Instagram account at sa aking Facebook page. Again, Ivan De Guzman. So, yun lang. Thanks! Hello, so good morning. Ngayon, andito na tayo ngayon sa Brittany Hotel at mag-a-apply na tayo ngayon ng Korean visa. Ayan. So, sasakay tayo ng elevator papuntang 9th floor. Let's go! Kinakabahan ako. And actually, this is my 3rd visa, if ever. Una, Japan. Pangalawa, India. Tapos pangatlo ito. Okay, so ayan na. Kaiva, Korean visa application. So makikita nyo, 9 a.m. bukas, 5 p.m. sarado Monday to Friday. This way, let's go. Ayan, if ever, kung gusto nyo, meron ditong courier service. Kung delivery, magkapadeliver kayo sa NCR 300, outside NCR 400.